ay yung sikat na sikat na India na kamay na airport. AK 585 tayo, Kuala Lumpur. Kinabahan ako ng flight kasi medyo departure. Walang tao dito tayo sa side na to. Order natin dito sa Sukiya, so spicy gyudon. Tulad ng mga sinabi ko sa inyo, mag-check tayo dyan ng pabango kasi... Hello guys! I'm back again with another video, another series, another travel destination to visit. At guys, ngayon, for the first time, nabasa niyo naman sa title, pupunta po tayo sa Land of Spices and Land of Diversity sa India! So guys, ngayon, actually gabi na ngayon, and today is already 7:55 PM, June 4, at ngayon guys, tara na, magpunta na tayo kasi AirAsia ang flight natin, but, meron tayong transit park dito kasi meron tayong layover sa Kuala Lumpur, okay? So, nakapagbayad na ako doon. Alam niyo naman, mahilig ako dyan magbayad sa travel tax ng 1,620 pesos and usually is mandatory yan, required yan, bawat turista ay required, kailangan magbayad yan, okay? So hanapin na natin dito yung AirAsia. Ayan, magbayad kayo dyan. Grabe, parang napakadami ng mga madlang people na nakapila dito. Oh my god, ang daming tao. AirAsia ba to? Wait, letter C ang alam ko. So sa kabilang side, okay, nakita ko na ang daming nakapila guys. Okay, nakita ko na yung AirAsia, let's go. Ayan, AirAsia, wow, let's go. Ngayon, dalawang flight ang ating sinasakyan. Like Manila to Kuala Lumpur, then Kuala Lumpur to New Delhi. Guys, kinakabahan ako. Actually, kinakabahan talaga ako, pero okay lang. Kaya natin yan. Okay, so ayan, mag-check-in na tayo. Okay guys, so tapos na tayo mag-check-in doon. And actually, dalawang boarding pass na ibinigay sa akin. Isang from Manila to Kuala Lumpur at Kuala Lumpur to Delhi. At alam nyo ba, si ate, pinanunod pala tayo ni ate sa TikTok. So sinabi niya, kung tayo daw ba yung nagre-rate ng mga hotel sa TikTok. So sinabi ko, yes. Okay, so back to the topic. So dito, if ever, pagka-after nyo mag-check-in, is ayan, makikita nyo to, yung mismong QR code ng e-travel. So kung wala kayong QR code, i-click nyo lang yung link dyan sa baba, guys. Pwede kayo dyan gumawa ng inyong e-travel. So, requirement po yan ng bawat Pilipino, kahit foreigner, na aalis at babalik ng Pilipinas, okay? So, ngayon, tara na doon sa immigration. Let's go. Okay, guys. So, nakalagpas na tayo dyan sa immigration. At alam nyo ba, mamaya ko sasabihin sa inyo, pero this is by far the longest minutes na nahold ako sa immigration. Like, guys, literally, like, parang nahold ako doon ng 5 to 10 minutes. So, ngayon, nakikwento ko sa inyo kung ano yung mga tinanong sa akin. Pero later, ngayon, mag-pick up na muna tayo ng wifi natin. So, yung wifi is in-avail ko via Klook. So, yung link is nasa ibaba. And also, kung kayo po ay gusto nyo pong mag-avail directly at magka 5% off or 10%, depende, ilalagay ko na lang dito sa screen, is i-input nyo tong code na tong Ivan Travel sa Big Sky Nation. Okay, so ito, dito nyo ipipick upin yun. Okay, so ngayon, pick upin natin. Ayan, let's go. So, ito, travel, wifi, SIM card, and eSIM. So, dito yung sa side na to. Ayan, so dito, pwede kayo dito mag-avail ng Wi-Fi na 500 MB, 1 gig, or unlimited, depende sa trip. So ngayon, since sa India tayo, gusto natin maging safe, magpa-packet Wi-Fi tayo. Let's go. Okay guys, so dapat magpa-pags pa ako. So naglalakad na ako dito, pero hindi na ako aabot kasi 9:43 na. Tapos yung boarding natin is around 10 o'clock. So magpunta na tayo dun sa boarding gate natin. Sayang. Ayun, walang katao-tao dito ngayon. Oh. Bali, gagamitin ko na lang yung remaining time para i-explain sa inyo kung paano yung nangyari sa immigration. Grabe guys, hindi ako usually nangangatog sa immigration o yung parang nag-nerve-wracking or parang, what do you call this? Yung parang nanginginig, ganun. Pero guys, kanina, like parang sa kilimbahan ako ng slide kasi medyo matagal. Yun kasi talaga yung pinaka-matagal so far. Hinold ako, like hold, pero nandun lang ako sa mismong counter. So, ang tinanong sa akin guys, number one is, kala ko nung una wala kasi pinicturean ako eh. Pero, si ate umalis. Like, inuna niya yung umalis siya, pumunta dun sa parang pinaka-office nila bago ako tanungin, okay? So, number one, ang tinanong sa akin is, first time mo sa India. Ganun talaga. So, sinabi ko, yes, first time ko. Tapos, tinanong is, solo mo. Sinabi ko, yes, solo ko. Lahat naman po ng travel history ko solo. Sinabi ko ganyan, which is true. Tapos, after nun, isang nangyari is, guys, yung katabing immigration officer, nag-uusap sila. Like, hindi ko alam specifically kung ano yung pinag-uusapan nila. Pero, kinakabahan ako. Kasi first time nangyari sa akin yung ever in my life. So, after nun, ang nangyari is, tinanong sa akin ganon na kung meron doon ba akong return ticket. With that question, dahil dun sa talong na yon, isang sinabi ko, yes, meron po akong return ticket. Sinabi ko na inisa-isa ko na kasi usually marami tayong flight, hindi lang isang flight. Ang sinabi ko is from Manila to Kuala Lumpur, Kuala Lumpur to Delhi, Delhi to Mumbai. Yung inisa-isa ko yung mga flight, okay? So, pinakita ko sa kanya, kinuha niya yung mismong phone ko, tapos chinek niya talaga kung kunay ba talaga, kung meron ba talaga akong return ticket. Doon hindi siya nagtiwala sa passport ko, guys. Eh, yung passport ko, mauubos na yung page. Ganun level. Pero, tinanong pa rin siya, naninigurado pa rin siya, tapos tinanong, ano work
ko. Anong work ko? Sinabi niya yan. So, ang nangyari, sinabi ko ganyan, ang work ko po is vlogger. Tapos, inulit niya ulit, anong work mo? Vlogger po. Tapos, nung sinabi ko ng ganun, nagtaka na naman siya, parang nagtaka-taka siya or something, or parang tumahimik, ganyan. So, ako na naman tong kinabahan. Kahit wala naman dapat ikakaba. Ang nangyari is, hiningi niya yung page ko, may page ka ba? Though, hindi ko pa narinig noong una kasi first time sa akin tinanong yung page something eh. Usually, may channel, may account ka ba, ganyan. Ang nangyari is, binigay ko yung account ko. So, nung pagkabigay ko yung account ko, sinend ko sa kanya yung mismong account ko sa TikTok, pinakita ko. So, ito yung screenshot. Pinakita ko yung account ko sa YouTube, so ito din yung screenshot. So, ganyan. Tapos, after nun, okay na. Though, meron pang tinanong sa akin ng mga iba-iba. But, medyo crumpled yung utak ko that time, kaya hindi ko siya ganong naisip. Hindi ko ganong pang naaalala kasi, guys, first time ever in my life, akong na-hold sa immigration ng 5 minutes. Pero at least now we're here. Kaya nga yung pataang ko, aside from mahaba yung check-in counter, yung immigration is mahaba. Tapos yung tanong pa sa akin is mahaba. At least ngayon okay na. Ano pa ba yung tanong sa akin? Iisipin ko tapos mamaya sasabihin ko sa inyo kasi naghahabol ako ngayon sa boarding gate kasi close to boarding time na, okay? Buti na lang talaga nakapag-avail ako ng pagkain sa AirAsia kasi AirAsia nga tayo ngayon, di ba? So, mayroon akong in-avail na nasi lemak, ganyan. Buti na lang talaga nag-avail ako kasi usually hindi naman talaga ako nag-a-avail ng ganun. But this time, nag-avail ako for the sake of, ala lang, gusto ko lang na nasi lemak. So, yun. Dahil doon, tama lang pala na nag-avail tayo ng nasi lemak dahil medyo mahuhold tayo ng bahagya. So, guys, huwag kayong kabahan if ever. Kung empleyado naman kayo, de empleyado kayo, ganyan, maglagay kayo ng proof. Pero kapag wala kayong proof, is okay lang din naman. Basta mahalaga prepare kayo mga certificate employment, mga bank statement, mga ganyan, be ready, okay? May naiba na naman yung flight natin, so kailangan natin bumalik doon. So, dapat 103 tayo, pero magiging 114. So, let's go back. Umikot tayo ulit. Di na tayo dyan. Ayun tayo, oh. AK585 tayo, Kuala Lumpur, 2245. So, 114 na. Nakalagay pa sa ticket natin is 103, pero ngayon 114 na pala. If ever, kung nagtataka kayo, kung ba't di ko pa sinasabi yung visa o yung visa requirements, sa susunod na vlog po yun, episode 2. Episode 2, magpo-focus tayo sa visa requirements at sa layover accommodation. Wow. Kasi may layover tayo, di ba, sa Malaysia. So, magche-check-in po tayo sa isang hotel. So, sa next episode ko siya i-tatapel. Okay? Since nakalimutan ko yung mga ibang tanong, is ilalagay ko na lang dito sa screen. Ayan. Mag-pop up dyan kung ano yung mga kompletong tanong sa akin. Okay? Use it as a guide. Kasi ano sila eh. Feeling ko mahigpit sila kapag ka sa India pupunta. Okay guys, let's go! Pasok na tayo. Okay, finally! Ito na. Papasok na tayo sa aeroplano. At alam nyo ba, share ko lang sa inyo, yung layover natin sa Kuala Lumpur, Malaysia is 16 hours. Alam nyo kung bakit? Kasi ito na so far yung pinakamurang flight ticket na nakita ko. Like from Manila to Delhi. Like may layover na 16 hours. Pero alam nyo kung magkano to? 13,000+ pesos. So yung price inalagay ko dito sa screen. So grabe. Ito na yung cheapest guys. Hindi ako gumagastos ng ganitong ticket sa round trip. Ngayon lang talaga. For India. Grabe. Kasi guys, share ko lang sa inyo. Yung India kasi talaga. Kung napapanood nyo naman sa mga vlogs ko, nakikita nyo. At sinasabi ko lagi na tatlo lang kasi talaga yung dream country ko sa Asia. Number one, in no particular order ah. Taiwan, Japan, at India. Ngayon punta na tayo sa India. Konting-konti na lang. Let's go. Parang maiiyak pa. Hello, let's go. Though meron akong takot na nararamdaman kasi solo travel ako at napakadami nating mga nakikita sa social media, sa mga vlogs about India. But let's see, okay? Huwag muna natin isipin yung mamaya na lang. Okay, so ito na tayo. Papasok mo tayo sa loob. At guys, ang dating natin dun sa Kuala Lumpur ay 2:00 AM. So mag-grab na lang tayo papunta sa hotel natin. And kakain muna tayo siguro. Like nagugutom ako kasi usually hindi ako kumakain before flight dahil sa bags ako umaasa. Siyempre, lasapin ang privilegio ng ating credit card. Ano? Kaya lang, yun nga, medyo tight nga yung schedule. Kaya hindi ako nakakain. So kakain na muna ako dun sa Kuala Lumpur. So guys, alam nyo ngayon, ang aking experience ko ang aking nararamdaman ngayon, halong tuwa, halong excited, halong nalulungkot at natatakot. Tuwa dahil guys, dream country ko talaga ang India. Tatlo yan. Uulitin ko na naman. Japan, Taiwan, tas India. Lagi ko sinasabi sa inyo yan. Like, ang dami din nagtataka bakit nawala yung South Korea. Ang dami kong mga kaibigan nagkaya sa South Korea. Doon pupuntahan ko yon. Kaya lang hindi ko nga siya parte sa dream. Okay? Tapos, ang nangyari is yung mismong takot naman dahil mag-isa tayo. Yung takot naman, syempre, ang dami ko kayo mga nababasa about dyan sa mismong India. At napapanood, alam niyo yan. Tapos yung isa, saya. Saya ba yung sinabi ko? Kasi syempre, pupunta na tayo. Una ulit. Grabe, medyo antok na ako. Ayan, let's go. Pasok na tayo. Yes. So, nakasakay na tayo sa aeroplano. So, I'm checking. It's already 10:44.
Narinig ka ba yung narinig ko? Mayroong ganito. Ayan. Goodbye again, Manila. See you after 2 weeks. Okay guys, so ngayon na ako pa order ng food. So ito yung order ko. As you can see, back Nasser's Nasi Lemak. Ibalit ko ito eh, yung Nasi Lemak na ito. Plus yung Nasi Lemak ng Air Asia. Type ko siya. Okay, let's go. Let's eat. Parang dry lang siya, pero masarap naman. Okay guys, so finally touchdown Malaysia at ngayon ay hindi pa 'to yung pinaka-final destination natin because layover nga lang 'to. At yung maleta ko iniisip-isip ko kasi flight to nga pala tong flight ko. So ibig sabihin dun sa pinaka-final destination ko pa siya makukuha. Nai-stress ako sa part na wala po akong magagamit. Yung charger ko, and etc. na dun po sa aking mismong maleta. So, buti na lang charger ng cellphone ko nandito. At same siya ng charger dito sa mismong camera. Thank you, Lord. Ganun nga pala yun kapag same kayo ng airline. So, dire-diretso na. Like, for example, AirAsia. Dire-diretso na yun. Sila na yung magbibit-bet simula dito sa dun sa Pilipinas. Pagpunta dun sa mismo New Delhi. Yun ang advantages nun. And ang disadvantage naman kasi kapag kunyari magkaiba kayo ng airline, is ang mangyayari ay may possibility na kapag ka na-delay, eh maiwan kayo. So kapag kamukha kayo sa sky scanner, lalabas to. Ayan, secured siya. Makikita niyo yan. Ibig sabihin yan, siguradong mapadelay man o hindi, eh siguradong makakarating kayo sa paruroonan niyo pati maleta niyo. Kasi just in case na na-delay, sagutin siya ni airline. So wala kayong iisipin doon. Ayan, so just in case na may layover din kayo dito sa Malaysia sa flight na pipiliin niyo, dito pa lang sa arrivals area pa lang, mayroon na agad nabibiling same card daw sa akin. Nakita niyo naman, kanina kumuha tayo ng packet wifi. So, from Malaysia to India ngayon, okay? So, yun, mabuti yun. Ayan, so, nagpas na ako sa immigration dito sa Kuala Lumpur. I mean, dito mismo sa Malaysia. At alam nyo guys, super preoccupied ng utak ko. Like, preoccupied kasi talaga masyado. Like, yung visa, iniisip ko may kulang pa ba? Yung heat wave, guys. Kasi, just in case na hindi nyo alam, ngayon po ay, anong pecha ngayon? June 5. At kasalukuyan ngayon na nakikita ko sa mga news na napakadaming namamatay sa India dahil sa heat wave. At the same time is, napakadami ko pang iniisip as a content creator sa mga pagpo-post, mga backlogs, ganyan. Backlogs, ibig sabihin, sa mga hindi po nakakaalam is yung mga hindi ko pa napopost na mga video sa TikTok, ganyan. So, meron pa akong mga iniisip na ganyan, guys. Nakakalimutan ko magdala ng pabango. Ang mangyayari, bibili ko dito. Ayoko naman bumili na doon sa India. So, dito na ako bibili. Ang gagawin ko ay mag-check ako dito ng presyo. Bibili ko ng pinakamura. Gusto ko lang maging transparent sa inyo. Then, aside from that is, bibili din ako dito ng Beroka. Kasi nakalimutan ko din Beroka ko. Kasi guys, if ever, kung magta-travel kayo at kung hindi nyo alam, ako po ay lagi ako nagbebero kapag nagta-travel. So, kung kailan ko naman kailangan yung Beroka para stay hydrated ako, stay energized and nutritionized. Saka ko siya guys, hindi nadala sa India pa. So, titingnan ko kung wala dito, titingnan ko sa Grab. Kasi may Grab dito. Kung pwede kong magpa-deliver, ganyan. Yun ang iniisip ko guys. Tapos, isa pa dun, payong. Saka yung scarf ko, nakikita nyo, ang dami ko naiwanan. Aside from payong, scarf, pabango, yung bidet ko guys, na lagi kong ginagamit kasi may binili kong bidet. Ayan, sa Lazada. So, Japanese brand siya. So, you know, alam nyo na, sa India, mas kailangan natin yung bidet kasi wala mga bidet doon. Or kundi, baka mamaya ay di natin alam kung anong itsura ng mga CR doon, ganung level. So, yun, ang dami ko talagang naiwan, guys, for the first time. Okay, so, andito na ako ngayon sa bilihan ng pabango at mag-check tayo ng pinakamura. At ang plano ko, kung ano yung wala pa ako, yun ang ating check. But, hindi ko ngayon bibilhin. Bibilhin ko to sa susunod na, sa alis natin mamaya. Kasi, June 5 ngayon, June 5 ng gabi tayo, aalis dito. So ito eh, ito hawak-hawak ko na to kanina nasa bahay eh, nasa ano na eh. Ayun, hawak-hawak ko na. Yan yung dadaling ko dapat na pabango. Though tignan natin kung mayroon bang ibang parang mas mura na pabango na pwede nating mabili. Check ko muna ha. Kung pasok pa sa banga, wala bang cologne lang dito, ganung level. Though mamaya na lang ako magche-check kasi pupunta na muna ako sa hotel ko para makapagpahinga na ako. And yes, you heard it right. Ako po ay nag-check-in. I mean, magche-check-in sa isang hotel kasi guys, 16 hours yung layover dito sa Kuala Lumpur. Eh hindi ko kaya na nakatanga lang ako na ganyan sa mismong upuan sa labas ng airport. So, nag-check-in ako. So, yung link andyan sa ibaba. Ang pangalan ng hotel ko ay Chun Aeropolis. Yun yung pangalan ng aking hotel. Yun lang guys. Gusto ko lang sabihin sa inyo na nag-check-in ako. At ipapakita ko kayo sa susunod na video. Mamaya, kapag meron na tayong time at nakapag-settle na tayo sa hotel, isasabihin ko na sa inyo kung ano yung mga dapat nyo malaman sa immigration guys sa Pilipinas. Yun ang pinakapambalagbagan kong immigration encounter na talaga namang masyado kung
yung tinanong. Ganung level na akala ko ma-hold pa ako o mas second screening. Yes, yun. So yun. Okay, so let's go na sa Laluan, Caluar o Way Out. So guys, may nabit tayo dito na viewers. Si ate. Ayan. Ano pangalan niya ate? Miss Jen. Miss Jen. Ayan guys. Nagulat ako kanina nung palabas ako dyan. Antok-antok ako. Bigla may tumawag sa akin. Ivan. Grabe. So ayan si ate. So taga Baguio? Oo, taga Baguio. Ay, madalas ako doon kasi taga Neve Siha ko. Oo. After ng manawag, mapanik kami lagi malapit ng Baguio. Alam mo yung Lourdes Grotto. Ah, Lourdes Grotto. So pinanood niyo yung vlog ko? Ano mo vlog? Anong vlog? Lahat. Ay, wow. O, ano yung latest ko ngayon? Lagi kang nag-a-upload yun eh. Di ba may professional? Kaya nagtataka ako, bakit may professional, may editor ka na. Oo, may editor na kasi hindi ko na kaya ito. Ngayon, ayan, makikita mo, ikaw pala nasabihan ko, pupunta kasi ako ngayon na India. Layover ko lang dito. Wow! Oo, so India ako pupunta. So, mamaya din ako aalis. So, check-in lang ako ng hotel dito. Guys, ang pogi-pogi pala niya. Ayan, guys. So, si ate na taga Baguio. Ang surprise ako. Ate, pangalan niya? Jen. Ate Jen. Ayan, magko-comment ka naman sa video ko para makikita ko. Lagi ako nag-comment ka. Sino ka doon? Ang dahil kasi nag- Sabi ko nga, well-raised son ka eh. Ay, nakakatawa naman. Pinupuri ako ni Ate Jen. Ayan. Sasabihin ko. Eh, wala ka naman sasabihin. Binibidyo ko lang yung usapan natin para masama ka lang sa vlog. Napaka-authentic ni Ivan, kaya napili ko siya. Mapili kaya ako sa mga vlog. Buti naman, sakto na nagbitay dito. Ikaw ba yung mas ano? Mas gusto ko. Ikaw ba yung may profile picture na aso? Ayan! Oo nga, naalala nga kita yung may aso na parang iba yung lahi eh. Hindi siya. Galing naman, sakto naman. Ang bugin niya Ivan, guys. Grabe, makinis nga ako ngayon. Buti nga, nakita niya ako na medyo makinis-kinis. Dati, breakout season ko eh. Okay guys, so tapos na natin kausapin si Ate Jen. Grabe, very small world. Alam niyo ba, na isa siya sa mga nakikita kong laging nagko-comment sa vlog natin. Like nung sinabi niya, Jen yung pangalan niya, ni Ate Jen, unang pumasok sa isip ko is yung aso. Hindi ko lang sinasabi na, yung profile picture niyo po ba yung aso? Hindi ko masabi na aso kasi guys, baka mamaya sabihin, grabe, aso yung tingin ko sa kanya. Pero hindi, Ate Jen ay sumiting niya, natutuwa ako. Lagi siya nagko-comment sa akin. Tapos siya ang nag-unang bungad na yung aso nga daw yung profile picture niya. Na merong parang purple or violet as far as I know and as far as I remember. So yan, nice meeting yung Ate Jen. So grabe, napaka-traveler niya. I love that part. So ngayon guys, lipat na tayo sa topic natin which is paghahanap ng kainan. Maghanap lang tayo ng kainan sa gate dito. Kasi ang alam pa may KFC dito eh. Hahanapin ko lang muna yon, then let's bounce na. Pumunta na tayo sa ating hotel. Guys, nagtanong ako sa staff dito kung may KFC sila dito. Kasi as far as I remember, nung nag-Kuala Lumpur ako before may KFC, pero nakakita ako ng sukiya. Yung sukiya is yun yung parang ano dito, mga teriyaki, something, mga Japan-Japan style. So punta muna natin KFC, then pag hindi natin nagustuhan, hindi magsukiya tayo. Ayan, tignan nyo, nakakita ko ng umbrella dito, 22.90 ringgit. So bumili na tayo para sure. Kasi guys, napaka-init talaga dun sa mismong New Delhi ngayon. Baka masunog tayo ng sobra-sobra. Okay, so ngayon naisip ko na magsukiya na lang tayo muna. Kasi bukas, magpapagrab na lang ako ng KFC. Kasi gusto ko guys yung KFC dito sa ano, dito sa Malaysia, if ever, try nyo, maanghang kasi talaga yung mga pagkain dito. Hindi ako mahilig na mahilig sa maanghang. Pero kasi may time minsan na parang pagka tinatama ako ng amats ko, eh parang gusto ko ng maanghang, ganung level. So, let's go dito sa Sukiya. Mag-yudo na muna tayo o mag-yakiniku. Ayan, yung in-order natin dito sa Sukiya. So, spicy gyudon. Chowan mushi set. So, 28.10 Malaysian ringgit to. Ito ang magiging kain natin dito sa Malaysia plus tomorrow na KFC. Yun lang. Then, after nun, sa India na yung kain natin. Hopefully, sana makapasok tayo sa immigration sa India. Amen, amen. Okay guys, so ngayon, pupunta na tayo sa ating hotel sa Chun, Aeropolis. Actually, dalawa yun eh. Dalawa yung option nyo dito na pwede mag-check-in. Kaya lang, mas mura kasi dito sa pinili ko. Mas mura dito kasi overnight rate. I mean, parang 2 nights rate nga kasi daling araw akong dumating dito para makapag-check-in ako agad sa good level. May yung isa namang transit hotel dito, mayroon namang per hour. Kaya lang, 7 a.m. yung pasok. Ayan, oras pa lang, 3:51. Ayoko na maghintay na ganun. Though, mura lang naman, 2,000 pesos lang naman yung binayaran ko dun sa hotel na yun. 2,000 plus, okay? So, yun, gusto ko lang i-update kayo. Okay, guys. So, isama ko lang dito sa video itong part na to. Share ko lang sa inyo. Merong free na airport shuttle. Like a bus shuttle from dun sa hotel going to there sa mismo airport. If ever, mag-book ko yung link na sa ibabayan ko, so you can use my code mo, live on type ko para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Okay, let's go now sa KLIA. Bye-bye! Andito
na ako ngayon sa mismong Kuala Lumpur International Airport. At gusto ko lang share sa inyo, the view sa mismong airport nila, napakadami mga transit hotel, mga capsule hotel dito. Though, pwede nyo consider yun if ever kung budget kayo. On a budget, I mean. But ako kasi personally, gusto ko kasi guys, mayroon akong sariling kwarto. Alam nyo yan, if ever ko lagi kayo nanonood sa akin. Plus, ang gusto ko kasi is yung makakilos ako mabuti, yung komportable, ganung level. So if ever, pwede kayo mag-research kapag ka mag-layover kayo at mahaba ang layover nyo, pwede kayong mag-stay dito ng napakahaba. Though ako, gusto ko nga yung hotel type talaga. And meron ako nahanap at least. So if ever, kayo na lang bahala mamili. Let's go na doon sa mismong check-in counter. Tatanungin ko kung mag-check-in pa tayo or hindi na kasi first time ko na layover thing na ganito. So don't judge me. Let's go. Let's explore things together. Departure! Check-in counter! Let's go! Ayan. So alamin natin kung saan tayo yung counter dito. Okay guys, so nakapagtanong na ako doon sa mismo check-in counter. Hindi na pala ako kailangan mag-check-in kasi layover ko lang po. So sinabi ko yung maleta ko nandun na mismo sa loob. So pwede na ako magdire-diretso. If ever kayo guys, since hindi nyo naman na kailangan ng check-in, pwede na kayo magdire-diretso dito sa International Departure. Let's go na! Andito na tayo ngayon at nakapasok na tayo. And actually, alam nyo, napakabilis lang. Hindi ako nagtagal doon sa immigration. Like yung mga previous experiences ko kasi sa immigration dito sa Malaysia, medyo nagtatagal ako ng bahagya guys. Pero dito na napakabilis lang natin ngayon. And parang first time ko dito sa part na to. Terminal 2 ba ako before o Terminal 1? May Terminal 1. Though nakalimutan ko na at ngayon, andito tayo ngayon sa duty free. Tulad ng mga sinabi ko sa inyo, mag-check tayo dyan ng pabango. Kasi guys, nakalimutan nga natin yung pabango. So ngayon, maghanap tayo dyan ng mura lang. Though parang iniisip ko, ang gusto kong bilhin is Clinic Men Happy. At least, para okay siya for mainit na weather kasi napakainit sa India. So let's check. Okay, so ayan yung perfume nila. So check natin kung magkano to. So 300 Malaysian ringgit. Though papaubos naman ay ganyan ko sa Pilipinas. So check natin. Check natin kung magkano. 300 Malaysian ringgit is how much? So 3,700. Grabe ang mahal dito kumpara dun sa Thailand. Sa Thailand magkano lang yan? Like parang 2,200 pesos lang sa Thailand to. Guys, grabe. So, ito, meron silang maliit na version. Kaya lang walang price. Check natin kung magkano to maliit na version. Para magkano man lang tayo na maliit, diba? At least, pang travel-travel. Ilang ml to? O, 50 ml pwede siyang i-check-in. The smaller size, because there's no price there. That's big. 300. At this one, 300 din daw yung maliit. Hindi yung 300. Duty free ito, baka nang ano tayo dito, mas scam. So, chinek ko, 27 yung maliit. Tapos yung malaki ay 37. So, 1,000 ang pagitan nila dito, madlang people. Sige, pili na natin yung maliit, guys. Para meron din naman ako maliit. Grabe, hindi ko kasi kaya na magpupunta ako ng India. Saka ng ibang bansa pa na wala akong pabangong dala, guys. Yung pabango ko dito, buti na dito pa. Pero bukas, syempre, iba na yun, diba? Let's go! Ito na, papunta na tayo dun sa mismong boarding gate natin. And so far, by far, kung ano pa mang far yan, wala po tayong naging problema dito sa Malaysia. Like, there's no check-in counter, security check, immigration, wala po sa ating hinanap. Hindi sa ating hinanap yung mismong e-visa. Walang check-check na ganon. But, makikita natin mamaya pagdating natin dun sa Delhi. So ito na talaga, tuloy na, pupunta na tayo sa Land of Spices and Land of Diversity sa India. Grabe, dream come true to guys. Though hindi ko pa siya kinakount kasi syempre hindi pa tayo nakakapunta doon. Pero grabe, nafe-feel ko na naman kumpleto na natin ang ating trifecta. Trifecta, ibig sabihin tatlo, diba? So tatlong gusto nating bansa, which is Japan, Taiwan, and India. Okay, uulitin ko na naman. Lagi ko na lang inuulit yun. So let's go! Pumunta na tayo sa Q6, which is doon kasi boarding gate natin. Ang lawak pa naman ng mismo airport na to. Tignan nyo, yung KLIA, napakalawak. Ayan, so naghihintay tayo muna ng ating flight. So 6 o'clock yung boarding time and 5:17 pa lang. So medyo matagal pa gayo. Walang upuan, so ito lang ang upuan. Ito lang online kits na. So bumili ko para makaupo dito kasi meron pa naman akong mga Malaysian ringgit. Sayang naman kung hindi natin gagamitin dito. So itong binili ko na to na parang tiger milk tea ay ano siya? Dito ay 11.20 Malaysian ringgit. Grabe. Five hours na pala yung biyahe. Ito na naman, hindi ako ma-jobs. Konti pala yung naiinom ko. Hindi ko na siya maubos. Bakit? Yung konti na yung feeling ko, magkaka-diabetes na ako guys. Ito na tayo ngayon sa mismo boarding gate at ayan, medyo madami ng tao. So ayun yung ating aeroplano. Wait, nakikita nyo ba? Ayan, AirAsia. So may araw pa dito. Ang dating natin doon ay gabi na. 5 hours nga pala yung flight time.
Lalagay ko dito sa screen yung flight time from Kuala Lumpur to New Delhi. So, ang oras doon sa New Delhi, kumpara sa Pilipinas, ay uurong pa ng 2 hours. So, 2 hours and something minutes. So, ilalagay ko na lang dito sa screen yung time difference. Ready na talaga ako. Guys, alam niyo, to be honest, kinakabahan ako ng slight. Pero I'm so excited at the same time. Kasi, yun nga, gusto ko nga talaga itong puntahan. Pero kinakabahan ako kasi, alam niyo naman na, sa mga vlog na napapanood ko, is unang-una, napaglapag doon, is itong letra na to. Yung apat na letra na to, yung sinasabi nila lagi, oras na paglapag nyo doon. So, I'm so excited. Tignan natin. Sana hindi tayo mabiktima. Mag-isa pa naman tayo. So, if ever, kung nandyan kayo guys and still watching, please like nyo itong video na to at mag-drop kayo na any comment related to this first episode para kahit papano is mabasa ko. Kasi almost real-time ko itong i-upload. Again, almost real-time. Pwedeng madelay ng 1 day, pwedeng madelay ng 2 days, pero hindi ko papadelay ng 3 days yung upload ng vlog, okay? So, yun. Gusto ko lang sabihin sa inyo, please comment. Kasi yung mga comment nyo, possible na puntahan ko at itry ko din, okay? Yun lang. Okay, andito na. Let's go. Okay guys, so it's already 7:37 PM. At nandito na tayo ngayon sa aeroplano. Medyo pagdating na mapasunset pa dyan sa labas. At yung mismo flight attendant is nagbigay na ganito. Arrival card. So arrival card for passengers, so foreigners na meron dito. So usually ang lalagay lang dito, name, date of birth, flight number, countries visited in last 6 days, passport number, date of arrival, address in India, tapos telephone number, and then signature of passenger. So, feeling na ibigay ito dito mismo sa immigration. So, napaka-normal lang ang paper. So, and usually diba website, pero ito, papel, manually paper, ang kailangan fill out. Okay, so, update ko na lang kayo later pag pagsak natin ito. So, ayun yung itsura. Ito yung itsura ng flight. So, medyo mahingay. Di ba usually kapag ka rin pa-flight tayo, medyo tahimik, ganyan, natutulog. Pero dito, for the talk of the people, the Americans. So, yan. Ilalagay ko na ito sa passport ko. Then, matutulog na muna ako dahil 5 hours yung flight. Medyo matanda. Pakita ko sa inyo muna yung bintana. Ayun yung bintana. This is a Metro Gantay International Airport Delhi. Kolkata now is 9:50 in the evening and the temperature is 30 degrees Celsius. Finally, dumating na tayo dito sa Indira Gandhi International Airport sa New Delhi. So, hindi ako makapagsalita ng malakas kasi baka bawal pa. So, papakita ko na lang sa inyo. Then, kapag sa immigration part, syempre ikakat ko. Ayan, yung pagpasok sa airport. Oh my God. Hindi pa ako makakilos ng maayos hanggat hindi pa ako nakakalagpas sa immigration. So, kapag ka nakalagpas na ako sa immigration dito, saka na ako magyayabang sa inyong lahat. Wow! Ayan! Wow! Ito walang tao dito tayo sa side na to. Ang lakas maka-vibe na to ng ano, vibe ng Singapore. Ditong part na to, pero medyo updated yung design doon. But ito, yung ganito, yung nasa gitna. Kung nakikita nyo to, parang vibe yung SG. Ayan, so may CR, may toilet dyan. Ganon. So, mag-toilet muna tayo. Or immigration muna. Sige, mag-immigration na muna tayo sa tayo mag-toilet. Kasi ayoko nung mag-isa tayong matitira sa immigration. Never again sa nangyari sa atin sa Bali, Indonesia. Alam nyo na yan. Mag-tripan tayo pag mag-isa lang tayo. Pero kapag kami kasama tayo, at least may makakasaksi kung ano ang mangyayari. Okay? Mabango naman. Okay naman. Good. Ayan guys, look, tingnan niyo nakalagay, welcome to India, the best airport for the 6th consecutive year in India in Southeast Asia. Wow, let's go down. Ito pala yun. Ayan, sikat na India na kamay na airport. Hey, video natin. Wow. Andito na tayo ngayon sa baggage counter guys, and as you can see, so belt 14 yun na-assign sa atin. At mamaya ako sa inyo i-explain yung sa immigration, though dito medyo may mga partition o merong mga hati-hati ng pagpunta sa immigration. Ano? So iba yung mga sticker visa, iba yung mga e-visa, iba yung mga Indian passport, foreign visa, ganyan. So mamaya i-explain ko sa inyo. So gusto ko na muna makuha yung aking maleta kasi mapanaptagman lang dahil guys, ano pa yun eh, sa Manila ko pa yun i-dinrap, tapos hindi ko siya nakuha sa Kuala Lumpur, tapos dito ko pa lang siya makukuha. And tinitest ko siya dun sa find my something kasi may AirTag yon. Hindi ko makita. Kinakabahan na ako guys. Literal. Ayan, so today is 10:40 PM, June 5. Ayan, as you can see. Okay, so kakasabi ko lang na hindi ko makita yung maleta ko. So ito na agad. Bigla na agad siya lumitaw. Grabe, it's a prank again. It's a prank. Ito, so bago tayo lumabas sa customs at kung ano pa mga pwede natin puntahan, i-explain ko lang muna sa inyo. If ever kapag kayo lalabas, hindi na kasi kayo makapag-vlog doon. Syempre, for safety purposes din. Madami kayong option na pwedeng gawin from airport to your hotel. Number one is pwede nyo gawin yung mismong train. May train dito. Number 2, prepaid taxi. Number 3, Uber. Number 4, Ola.
parang Grab sa kanila yon. Yung Uber, alam niyo naman yan, dating kalaban ni Grab yan sa Pilipinas. So ako mag-Uber ako, kahit medyo pricey siya. So chineko na yung presyo. So may 500 plus, tas may 700 plus. Yung 500 plus, yung pinakamura, tas compact o maliit lang yung sasakyan. Yung 700 plus naman, eh, quality daw yung drivers nakalagay. So dun tayo sa quality, guys. Parang ano, okay lang din naman siya. For me, for safety naman siguro, no? Tapos, detectable naman yun ng mismong Uber and trusted na merong rating, kaya naging top quality. So yun, mag-book na tayo. And papakita ko sa inyo yung mismong sasakyan o pick-up point ng Uber, dahil hindi siya dito sa parang lalabas ka lang ng gate. Meron pa kayong pupuntahan. Okay, so let's go. And ngayon, ang goal natin, iwasan natin ang mga kakausap sa atin na mag-aalok ng something, kasi yun ang prone sa scam. Okay? So kailangan natin mag-ingat. Let's go. Ayan, so ito na tayo sa mismo arrivals area. So lumabas na tayo dun sa mismong gate. And ayan, as you can see, meron dito parang duty-free. Tapos ayan. At ayan na, meron ding mga tao dyan. At ngayon, mag-withdraw na tayo. Meron ako nakitang ginagamitan o pinag-withdrawhan ng ibang mga foreign vloggers. So doon na lang tayo mag-withdraw. And dito may mga mag-aalok na dito. Pero tatanggi tayo, guys. Tatanggi tayo. Tignan niya, may lalapit sa atin. Paglabas niyang way out na yan. Yung color red na yan. Usually mag-aalok na yan. So dito tayo. Sa Indus Ind Bank. 24 hours ATM. Though ito, may nakita ko, SBI, ayan, as you can see, dito nag-withdraw yung iba. So, baka mas maganda yung offer dito, no? Sige, try nga natin. Ayan, so ang gagamitin natin yung GCash card natin. Hindi natin gagamitin yung mismong bank ATM natin dito kasi alam nyo na, nakakatakot, okay? At least ito, bilang natin yung laman. So, ayan, na-insert na. Doon may i-insert. O, ayan, please do not remove your chip card. Leave your card something English. So, kinonvert ko is parang 15,000 rupee yung i-withdraw natin. Parang katumbas ng 10,000 plus sa pesos. Okay, so savings, ayan, cash available, okay, 15, ayan, SBI, your transaction is being processed, transaction has been declined, enter among up to 10, ah, up to 10 lang, okay, sorry, masyado naman kasing mataas yung winibidro natin, up to 10 lang pala, sorry po, hindi ko po alam, napaka-init naman dito sa bangko na to, wala man lang ka-aircon. So, withdrawal, savings, oh, ayan, 10,000 lang, ha, oh, ayan, oh, at least, okay na. Ayan, gumagalaw na siya, naririnig ko na, let's go. Take ba yung card? Dito pa tayo ng 5,000, kasi, pupunta pa tayo ng Mumbai, so, hindi pwedeng kukunti lang yung pera, ayokong withdraw yung withdraw kung saan-saan, dito, ah, card not read! Card not read agad. Ayaw niya ma-withdraw, guys. Ayaw niya ma-withdraw. Yung for the second time around. Okay, so dito natin winidraw yung remaining ng 5,000 rupees. So guys, doon natin winidraw yung 10,000. Tapos dito yung 5,000. Tapos yung katabi niya yung Airtel. Yung Airtel na yun, guys, napakadami kong nakapanood na vlog. Like yung isang kaibigan natin, si Mel, si Go With Mel, Mel and Enzo doon. Parang nag-iskamin sila nung part na to. Plus, meron tao isang foreign vlogger na napanood na parang sa mga comment section, isinabi ganun, isa nang iskam nga daw tong Airtel. Ewan ko si Ken Abroad, yun napanood ko as far as I remember. Pero nakalimutan ko na, hindi ko sure kung siya, pero yun. So ngayon, mag-book na tayo ng Uber at lumabas na tayo dito sa way out. So yung way out na yan, paglabas nyo daw dyan, guys, tulad na sinabi ko kanina, istatadtari na kayo ng mga alok. So, hindi po tayo mamansin ng party na yun, okay? Ayan, so kung nakikita nyo international arrival sa side dito, yung domestic, ayan. So dyan sa domestic area, yung pinto, tapos doon yung area kung saan yung Uber pickup. So, mag-Uber tayo. Let's go. Okay, so ayan, the moment of truth. Lalabas na tayo. Okay, let's go out. May mga tumatawag na sa akin. So, doon tayo sa app-based taxi. Kita ko sa inyo. Ayan, nababasa nyo ba? Nakalagay, app-based taxi. Dire-diretsuhin natin yan. Kasi app-based nga tayo eh. Grabe, ang gulo. Ang gulo. No? Wow, unang no. For today's video, at least respectfully tayo nagno-know. Ayan, ito yung mga napapanood ko sa vlog. Grabe talaga, ang grabe. Wow, yung aso nasa airport. Ang galing naman, doggy. Buti ka pa. At ngayon pa lang naririnig ko na ang pagbusina ng mga madlang people dito sa India. So, share ko lang sa inyo na dito ay talagang pabusina ng pabusina yung mga tao dahil ano yun, mode of communication lang nila dito yun. Hindi sila galit, ha? Inaral ko yan, ang kultura nila at imahe. Para kumbaga hindi man lang tayo ma-culture shock. Mabango naman. Paliwas dun sa mga napapanood kong ibang vlog. Like, normal din na hangin, parang sa Pilipinas. Though, alam nyo, kasalukuyan ngayon, eh, may heatwave dito ngayon sa India. So, yun ang kailangan natin kawasan sa mga susunod na araw kasi napaka-init talaga. Wow, okay. So, dito sa area natin yung Uber. Dire-diretsuhin natin yan. Ayun, nakikita nyo yung sign ng Uber. Tapos, hola, magkalaban yan. Magkalaban yung dalawa na yan. Ayun, successfully, napuntahan natin itong Uber.
Ba't naman kasi walang Grab dito, madlang people. Grabe, ang daming aso dito sa India, ha? Hello, namaste! Okay, so nag-aabang na ako dito at kinakancel ko yung mga buko kasi ang tagal. And tinry ko na lahat ng option. Last resort ko na yung pinakamahal, which is Uber XL. And unang tinry ko is yung Uber Go nila. Maliit lang yun. So hindi ko siya i-consider kasi napakasikip lang talaga nun. Yung pangalawa naman, Uber Priority. And yun naman, isa parang ang hirap din makabook. Tapos itong Uber XL, ito yung medyo pricey na ang price niya is 1,027 rupee. So yan, andito sa screen yung conversion niya. So yun na lang yung inavail ko. So iniisip ko na parang nag-grab na lang ako sa Manila. Ganun lang naman kasi presyo, 700 pesos plus kapag ka i-convert. So yan, abangan na lang natin. Ayan, let's go. Okay guys, so nakasakay na tayo ngayon mismo dito sa Uber. Wow, first time ko sabihin ulit yung Uber. Dati Grab lagi sinasabi ko. So kapag kasasakay kayo sa Uber dito is merong pin na 4. So ang gagawin is sasabihin niyo sa mismong nagda-drive, dapat mag-match kayo. Wait, ang dilem. So parang kunyari merong 1234 yung pin, sasabihin mo muna sa kanya na 1234. Tapos pagka nag-match kayo is ibig sabihin pwede nag-match kayo sa Tinder. Wow, joke lang. So ganun ang mangyayari kapag nag-match kayo, pwede ka nang sumakay. Tapos aandar na yung mismong booking. Ganun ang mangyayari. So ang ating drop off is sa home at F37, 11:50 PM. Medyo traffic. And so far, since gabi, hindi ko gaano nakikita yung itsura ng mismo New Delhi. Magbukas, may papakita ko sa inyo. Though, alam nyo, yung mismong langit, parang nakikita mo talagang parang yung pollution. Parang ganun, kitang-kita sa taas. So ngayon, isintayin na lang natin. Okay naman, mabango naman ang ating kapaligiran ngayon. And aside from that is traffic. Yun lang naman lagi. Yun naman lagi ang nakikita ko din sa mga vlog. Kaya ang karamihan sa mga turista, ang ginagawa nila ay nagbubuk sila ng tuktok. Parang ganung level. Pero syempre, hindi tayo pwede magtuktok. Tapos yung isang Uber Go, mabilis yun. Though, super compact niya talaga. Like, parang mas maliit pa ata siya sa Wigo. Though, hindi ko kaya yung ganun. Ngayon, yung parang masyado akong sisikip. Tapos yung maleta ko pa, meron pa ako medium size na maleta dalang-dala, diba? So, yun. Ang pinadasal ko lang sana pagdating natin dun sa mismong place natin is merong malapit man lang na parang convenience store para makabili tayo ng stock natin ng tubig. Kasi hindi tayo pwede mauhaw, Diyos ko Lord. Hindi tayo pwede uminom ng kung ano-anong tubig lang dito, guys. Kasi napakadami ko nakikita ng mga videos online. So, iba pa rin naman talaga kasi kapag ikaw ay nandito para makikita mo siya first hand. Pero may mga bukas na yung mismong cup, nagsasalin sila sa loob ng ibang lagay, ganun. So, yun lang. Okay? Mamaya, kikwento ko na lang sa inyo yung summarization ng whole day natin. Usually naman ganyan naman lagi, diba? Kapag ka first episode. Okay, so abangan na lang natin. Ayan. Tignan yung daan, ah. Para ako nasa highway. I mean, highway pala talaga to. Okay, guys. Let's go. Ito na tayo sa home at F37. May tumulong na magbuhat ng ating niya. Dala-dala. Okay, guys. So, nag-check-in na tayo ngayon. So, I'm vlogging. So, name here? Yes, sir. Yes, here. Age, grabe, 25, nationality, your contact number. Ah, okay. Your Philippines home address in capital Bonifacio. Okay, ayan. So kailangan lang natin dito ilagay yung mga info natin, yung age, yung address sa Pilipinas, nationality, tapos kung saan tayo nagmula at kung saan tayo pupunta. So ilagay ko lang dito sa record nila. Ang galing nga, notebook. Survival password. Oh, thank you so much. For breakfast. Yeah. But if you need breakfast, buffet will be here, 7:30 to 10:30. That's costly, 347 rupees. Sorry? 347 rupees. Okay, I'll think about it. We'll later on. Yeah. Okay, guys, ayan. Elevator ako. Ay, grabe naman elevator dito. Tignan nyo naman. Para naman akong nakarehas dito. Madlang people. Grabe. Ay, wow. Ito pala ako tumubuksan. Hindi ako tinuruan. Wow, you're so fast. Yung ating room. Okay. So, may lift pala dun. So, ayan yung mga... apat na room lang meron sa isang floor. Okay guys, so ngayon, andito na tayo ngayon sa mismo hotel room natin and napakahaba na naging biyahe natin at nakita nyo naman yun sa mga previous clips. So ngayon, gusto ko muna sa inyo i-share yung ating quick summarization ng mga nangyari ng whole day natin at yung kahapon kasi simula doon sa Manila hanggang dito, okay? So magsimula na muna tayo sa Manila. Like dun sa mismong Naiya, ang nangyari is smooth naman yung check-in. Tinanong naman sa akin yung i-travel ko doon.
doon. Tapos tinanong sa akin yung e-visa ko. Like, pinakita ko doon sa mismong check-in. So, okay, walang naging problema. Ipinasok ko na doon yung mismong bagahe ko, ganyan. Tapos, sa immigration, doon guys, medyo nagka-problema ng bahagya. Like, doon sa immigration, ayan, ilalagay ko dito yung mga listahan ng mga tanong sa akin sa screen. Ayan, ka-flash niya sa screen. At so far, yun yung pinakamahabang na sinabi ko sa inyo na na-hold ako sa immigration, like 5 to 10 minutes at tired or so. And grabe, nandun ako sa mismong counter. Like, ang dami nangyayari doon sa mismong immigration officer. Like, nag-iisip siya kung ano gagawin niya. Babae to eh, si ate. Tapos, nakikipag-usap siya doon sa katabi niya na immigration officer na parang feeling ko may sinasabi sa kanya or what, pero hindi ko alam kung ano. Tapos, nagpunta pa siya doon sa parang second screening section. Yun doon sa, kapag di ba mag-x-ray na kayo, meron doon close na naka-transparent na area, which is yung second screening. Nagpunta pa siya doon. Di ko alam kung ano yung tinanong niya. Pero kasi, ako naman kasi personally, alam ko naman sa sarili ko na malinis ang konsensya ko at wala naman akong tinatago. Ganyan. Wala naman akong gagawin. Alam naman natin na for tourist and leisure or vacation purposes yung gagawin natin. And at the same time, work siya. Kasi pagbablog. Pero, more like parang turista lang din. Kasi vlog lang naman yun. Hindi naman akong tatrabaho sa isang kumpanya or what. Ganyan. So, piniyaga naman niya ako at naka-ready naman ako sa lahat ng hihingin niya sa akin. Kapag ka manghihingi siya sa akin ng bank statement, papakita ko yung nasa phone ko. Pagka nanghingi siya sa akin ng kung ano proof ng work ko, papakita ko. And pinakita ko kasi tinanong nila. Pagka naman tinanong ako kung ano yung ticket ko, kung ano yung hotel ko, o kung ano yung gagawin ko, yung itinerary ko, ipapakita ko. Kasi gumawa ako sa Google spreadsheet ng itinerary ko. Like, andun lahat, pati yung hotel, presyo ng flight, lahat, nandun talaga. Though, hindi ko siya pwede i-share sa inyo, baka kasi hingin nyo. Kasi talagang super detalyado, andun talaga lahat ng prices na ginastos ko. So if ever sa kanya, papakita ko yun para lang mapanatag yung loob niya na talagang tunay na ako naman talaga ang nag-finance noon mismo. Kasi diba usually, minsan tinatanong kapag parang sponsor ba yan or what. Ako hindi. Wala naman akong sponsor dito. And alam niyo yan, matagal na natin itong gustong punta. Kaya if ever ko meron sila sa akin tatanong, straightforward ko sasagutin na yun lang naman talaga yung gagawin ko. Though, tinanong sa akin ko ano yung page ko. So pinakita ko yung TikTok account ko, ayun, nalabas ko dito, tapos pinakita ko yung Instagram account ko at pinakita ko din yung mismong YouTube channel ko at nakita nila na talagang gumagawa ako ng mga TikTok videos. I mean, ng mga travel videos, okay? So yun, okay naman. Sinasabi ko lang sa inyo na na-hold lang ako na medyo matagal doon. Then, nagpunta tayo ng Malaysia. Sa Malaysia, nag-layover lang tayo doon. First time nga natin mag-layover ng ganun katagal. Tapos, yun sa Malaysia is wala naman tinanong. Napaka-smooth. Pero, dito sa immigration, dito sa India, walang tinanong, pero nagka-problema, guys, sa daliri ko. Ewan ko, hindi naman sana mukhang kikiam tong daliri ko, no? Like, malaki naman. Kaya naman i-ganon-ganon. Kasi dito, kapag ka mag-immigration kayo dito, though hindi ko yung vinidyohan kanina sa part kanina, divided siya into 3. So, ilalagay ko din dito sa screen. Ayan, ilalagay ko dito yung mismong picture. Kung makikita nyo dyan, guys, is naka-divide dyan yung zone 1, zone 2, at zone 3. So, sa zone 1 dyan, nakikita nyo sa picture, is yung Indian passport holder. So, susundan nyo yan. Yung zone 1, yung color green na yan. Zone 2, yung e-visa, color violet. At zone 3 naman, yung foreign passport holders na naka-sticker. So, dun po tayo sa zone 2. Sa color violet tayo. So, tinanong ko dun sa mismong staff dun. Sundan daw natin yung violet. So, sinundan natin. Then, okay na. And lahat ng mga naka-e-visa doon pupunta, which is lahat ng Philippine passport holders doon. Tapos, ang nangyari is, okay naman, wala naman naging problema. Ang naging problema, technical difficulties. Ganun. Yun lang naman ang naging problema kasi hindi nga ma-read yung daliri ko, guys. Hindi ma-read doon. Sila yung mga nakikita ko, thumbs up lang, ganyan-ganyan lang na kukuha ng daliri. Pero yung daliri ko hindi makuha. Ang tagal-tagal. Doon ako na-hold naman sa part na yun. Grabe, dami ko hold dito, no? Pero hold lang naman sa akin doon, mga 4 minutes lang siguro. Wow. Parang malapit na rin yun sa mismong immigration sa Pilipinas. Though, dahil hindi lang ma-detect yung daliri ko. Pero okay na, tinatakan na. Plus, nagkatatak na ako ng India sa mismong passport ko. At ang laki ng stamp nila. Like, hindi ko alam kung pwede ko ipakita kasi dito sa screen. Pero sige, ipapakita ko sa inyo. So, ayan, ilalagay ko dyan sa screen. Paplug ko dyan kung ano itsura ng India na stamp. And, yun. Tapos, paglapag natin doon is, syempre, kinuha na yung baggage. Tapos, after natin kunin yung baggage is, napag-isip-isip ko na mag-withdraw ko. Though, meron doon dalawang ATM. So, winidrawhan ko siya parehas. Kasi doon sa una, doon yung madaming tao nagpupunta. Nag-withdraw ko doon ng 10,000 rupee. Tapos, doon naman sa isang sikat sa mga vloggers na sinasabi ko sa inyo, nag-withdraw ko doon ng 5,000 rupee. Okay? And, para maging transparent ako sa inyo, yung winidraw ko na 10,000 rupee, ang presyo na nakalta sa GCash account ko is 7,062.77 pesos. Ayan, ilalagay ko dito sa screen. Tapos yung 5,000 rupee is 3,698.06
yun naman ang rate naman niya, o diba? So yun po. Plus, gusto ko lang din i-share sa inyo na dito din sa pagpunta natin sa India is nag-avail din tayo ng ating insurance. So yung insurance natin in-avail din natin sa GCash. So yung presyo naman ang in-avail naman natin sa GCash ng mismong insurance is 1,086 kasi matagal tayo dito at meron pa tayong mga pupuntahan, okay? So ayan, ilalagay ko dyan sa screen yung mismong standard insurance. Tapos nag-Uber tayo. So sa Uber is ayan, ilalagay ko din dyan sa screen. Merong mga options. May Uber Go, may Uber XL, may Premier, at may Go Priority. Though lahat yan, na-try ko na at dun ako bumagsak. I mean, dun ako napunta sa Uber XL, which is yung 1,000 plus. So, ano, medyo matagal dumating yung mga yan. Tapos, nai-stress ako, guys. Kasi, syempre, parang na-culture shock ako talaga. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako maku-culture shock kapag kabusi-busina kasi bumubusina naman sa amin sa kabanatuan. Though, pati din naman sa buong Pilipinas, bumubusina. Pero, ano nangyari, guys? Grabe talaga yung busina nila dito. Talagang po. Tapos minsan may time pa na talagang sabay-sabay silang bumubusina na ang sakit sa tenga, like literal, literally. O ayan, narinig niya naman literally. Talagang ang sakit guys sa tenga ng busina nila. Though, nabasa ko naman sa mga articles at sa mga blog is yun daw ang mode of communication nila. Hindi daw silang galit. Talagang nakasanayan lang nila magbusi-busina. Diba sa atin kapag sa Pilipinas kapag bumubusina, ibig sabihin na dumaang ka na, or ibig sabihin is meron kang mababangga, or ibig sabihin or kung ano pa man na parang kinakatch mo yung attention ng isang tao. Pero doon mode of communication lang nila daw. Sabi sa mga articles na nababasa ko. So yun lang naman. And wala naman ang mga iba pang mga kaganapan. At for sure naman ang mga kaganapan ay mga nasa susunod na video. Kasi yun lang naman ang mga gusto mong sabihin sa inyo. Okay? So, nag-avail din nga pala ako ng eSIM. Kasi meron din akong, ano, di ba? Meron din akong pocket wifi na kinuha doon sa mismong na iya, di ba? Kailangan ko nag-avail ng eSIM kasi guys, palobat na siya. Palobat na kasi nga yung charger nga dito nga sa maleta ko. So, para maging sure ako, ayun, nalobat na nga mismo yung wifi. So, papunta dito, at least may data tayong binili sa Klook na eSIM. So, yung link ilalagay ko din sa ibaba, okay? So, if ever kung gusto nyo i-avail, is click nyo lang yung link sa baba. And also, you can use my code Paul Ivan type off para magkaroon kayo ng extra 5% off this. Okay? Tapos kapag ka naman yung pocket wifi, is gawin nyo lang ng code na Ivan Travels, tapos ilagay nyo lang dito sa link na Big Sky na link sa mismong website nila at applicable yan. Or kung ayaw nyo naman mag-apply doon, is pwede nyo din naman i-avail yun via Klook. So yung link ilalagay ko din sa ibaba. And again, pwede dyan yung code. Okay? So, matutulog na ako guys. Maraming salamat. At if ever, kung meron pa kayong mga gustong itanong, comment nyo lang sa ibaba at sa mga susunod na araw na tayo mag-usap-usap. Grabe, medyo sabuga na talaga ang nararamdaman natin ngayon. Napaka-puyat-puyat na natin. Okay? So, matutulog na ako kasi tomorrow, ang ating first full day dito sa India at mag-explore tayo ng Old Delhi at mga iba pang mga hidden spot dito kasi nakatour tayo. Okay? So, maraming salamat. Thank you guys for watching. Don't forget to click like, subscribe kayo at i-follow nyo ako sa aking Instagram account. If ever meron kayo gustong i-DM nyo lang ako dyan, sasagot ako. Okay? Maraming salamat. So, yun lang. Thanks!